Magandang tanghali, tanghali na. Okay, ngayon hindi naman ako pupunta sa Cubo kasi isa na pang aking buhay, Pasambasana, pandalas na ako. Ngayon pupunta naman ako sa bayan. Dapat kahapon ako eh. Papadala ko ang t-shirt ng na Team NN t-shirt ni Weirdo, ni Miss Tess, at saka ni Ella Marvy. And isa pa, isasabay-sabay ko na rin, nagpapareseta kasi ako ng gamot ni Kuya. Kailangan yun ng reseta bago makabili. So, kailangan magpareseta muna ako. Tapos, may kaunting pera dito para kay Bibi. Binigay siya ni Weirdo Official. Salamat Weirdo ha. Ito yung bahay niya oh. Woo! Salamat sa pagbigay kay Bibi. May kaunting pera siya. Nagbigay siya ng 300 dati pa sa akin. So, dapat yun iipunin namin para sa mattress ni Bibi and sa paggagawa ng flooring ng bahay nila para may mahiga na maayos si Bibi. Kaso, wala pang dumadating. So, sabi ko, kailangan din naman ni Bibi. Kailangan din naman nila ng pagkain. So, tinanong ko kay Weirdo kung pwedeng ibili ko na lang ng pagkain. So, sabi niya, okay lang daw. At maaaring titingnan ko kung may maidadagdag ako. Ano? Okay. Pupunta muna ako sa bayan. Ah. Mamaya, babalik ako sa inyo pag andun na ako. Ha? Unahin ko lang muna yung pagpapareseta ng gamot. 1:30 ang appointment ko, pero magwa 1:30 na. Kailangan andun na ako talaga. Okay. Balik ako mamaya, ha? Salamat! A few moments later. Hindi ko na nakunan yung pagkain ko sa Jollibee. Kasi kulang ang napakatagal mag-serve at saka nagkaroon ng tugtog, lumakas yung tugtog. Tapos, kumain na lang ako para hindi kayo mainggit. At nandito naman ako ngayon sa binibilan ko. Dapat sa Alpha Mart ako, kaya lang may tugtog din doon. So, hindi ako nakakapag-video doon. So, dito naman ako. Dati ko pa rin binilhan nung dinala ko kay Bibi. So, punta ako dito. At dito na lang ako bibili. Tingnan natin kung anong mabibili natin, ha. Pwede, magkano yung yung 5 kilos na panda? 205. Pahingi akong isa nun. And gatas at napay. Ito na lang. Magkano to? Oh, sorry. Ang isang type of? Oh, isang ganito. 100. Ah, isang piraso? Hindi, yung 6 pieces lang. Ano ba yan? Ang 10 piraso po, ang sentay ay 110. Bale, tapos pag isang piraso, 12 pesos po. Oo. Ah, so nag-ano rin pala kayo dito? Nag-re-retail din? Oo. Kape and sabon. Sabon ni Bibi. Ito. Ito. Lahat na po ito? Sampo. Para mas mamura kayo. Magkano yan? 110 po yung sampo. 110. Okay. Bigas. Bigas, sabon, and ito. Kasi kukunti ang fund. And ano na lang pala. Meron na pa, nabigyan ko na siya dati na ano talaga ko, meron pa naman siya. Ito na lang, and tinapay. Biskuit. Ano yung biskuit na available? Epo. Ito. Kanina pa ba? Ay, kasi po. Ito si Vera. Magkano po? And ano, 1 po. Ano pa? Meron pa. Ay, kaso kayo. So, ay, alam ko na. Eto, kasi hindi naman sila pwedeng mag-stock ng ulam na dahil wala naman silang ref. So, pwede naman siguro to. Sardinas na lang. Nasa nang sardinas? Eto. Lo, hindi ko alam kung magkano abutin ito, ha. Excuse me.
Magkano to dyan dyan? 7. Wala na kayong 6? And, wait ha. Ay, wala na 6 dyan? Hanap pa ako ng iba. Wait lang. Wala na ako na ano ha. Noodles. Eto. Paki-compute mo ha kung magkano na. And ano pa ba? May kape. Kaya 3-in-1 na ang binili ko para hindi na sila mahirapan kung wala, nawalan sila ng asukal o ng gatas. At least yung kompleto na. Malalaki na naman sila. And hindi ko pa alam kung ano pa ang bibilhin na iba. Maliit lang kasi itong pwesto nila. Hindi ako pwedeng bumili sa iba kasi may tugtog. So may mga bigas din naman sila and pinapay. May cash out? Si wait. Shampoo. Wala. So, tingnan na lang natin. Dry cash in. One four. Ayun ang shampoo. Mamaya na lang. So, mamaya papakita ko sa inyo kung magkano lahat ang nabili. Nabili ko, ha? Madaling bumibili, eh. Pinakamura na ito. Hindi ako maaano. Yan na lang. 6 na lang. Walang pang 5. 5 yung 7 yung pala. Ilan? Go. 4? Hindi naman pwede to. Basta ba yan? So, mamaya na lang ha. Pakita ko sa inyo kung ano-ano mga binili ko ha. Mamaya na lang. Okay. Yan. Ako na. It's my turn. Kuya, naka-vlog ako ha. Okay lang. Okay po. Ano, ito yung mga pinak-ano ko sa kanya kanina. Magkano po ipapatid yan? Ito na oh. Naka-ready na pala oh. May bigas. And, ano ba ito? Sa, sardinas, noodles, biscuit, and kape. 300. Ayan, kahit paano may pang-ulam na siya. At, 5 kilong bigas. Siguro makakailang araw din naman sa kanila yan. Okay na ko yan. 306. Busy pa si kuya. Dito ako bumibili pag may ibibigay ako kay Bibi. And then, ayan. Kuya, ito na daw yun. Ah. Pwede 492 lang. 492. Ayan. Tapos pa-promote yung ano namin. Anong pangalan ng store nyo? Akis Bigasan. Akis? Apo, Akis Bigasan. Akis Bigasan sa Coronel. Ah, sa Plaza Coronel, oh, pag meron kayong bibilhin, dito kayo kumpleto dito. Tapos na red rice. May bigas, may mga groceries and may tinapay. Oh, ayun no. Dito kayo bumili. Safe pa kayo dito kahit bumagyo, andito kayo sa loob. At safe kayo sa mga gulong pilahan doon sa marami, maramihan. Andito na lahat. Maliit lang yung space nila pero kumpleto sila. Ayan. Okay na. Ano ang sa inyo, kuya? Ayan. Thank you, ha. Cash out. Cash out. Busy si kuya, ang daming suke. Ang dami kasi nagka-cash out at cash in din sila ng ano, GCash. O saan ka pa? Pwede magbayad ng GCash? Pwede po, opo. Pwede rin po pa GCash po. Oh, talaga lang? Opo. Tapos dito po sa bayan kami po yung pinakamura na ano na. Oh, dito nga ako dapat magka-cash, magka-cash in dito dati. Opo. Kaso nag-lock off load ka. Oo. So ngayon, so pwede pala ako magbayad sana ng GCash? Yes po, pwede po. Oh, okay. Sana pala GCash na lang binayad ko, no? So, pero okay lang. Okay lang, okay na naman eh. Sige.
Okay, ano ulit ang store? Akis Bigasan. Akis Bigasan, dito sa Plaza Coronel. Plaza Coronel, okay. Tapat lang ng, ano, ng terminal ng Indang. Okay, oh, dito kayo, andyan lang siya. Oh, ito yung El Paseo, tapos ito yung Plaza Coronel. And dito tayo sa loob, ito o siya. Akis Bigasan, oh. Ayan siya, oh, kumpleto. May bigas at may groceries, may tinapay at may GCash pa. Na cash in and cash out, pero mura lang ang ano, mura lang sila mag-charge. Sa lahat dito naggala ako nung magpapa-cash in ako. Pinakamura yung cash in nila, pinakamura yung charge nila. Sayang nga lang dati kasi out of load sila dati dahil sa hapon na ako nagpunta rito. So ayan. Ayan no, dito kayo pupunta ha. Okay, mamaya babalik ako pag andyan na, andun na ako kay Labibe ha. A little longer than a few minutes later. Oh, andito na ako, oh, pansin nyo, andito na ako kila Bibe. Eto na. Hindi ko na naipakita sa inyo kanina yung pag-alis ko sa bayan kasi ang lakas ng ulan. So pagdating ko dito, dumiretso na ako dito, dito na ako nagpababa. Eto kasama niya yon si tita niya and yung mga anak ni tita niya. And kapatid ni Bibe. Ayan, si RG and si Bam Bam naliligo sa ulan. Maligo ka na, bilisan mo na. Maglinis ka na. And ayun si Bibe sa loob. Ayan. So, and andito kasi ako dahil wait lang ha. Ma, kanya ako frosty. Excuse me muna. Ay, eto, may dala ako kasi may nagbigay ulit kay, para kay Bibe. Dapat iniipon ko to para may paayos tong inyong sahig. Kaso nga, konti lang naman, so wala pang uling dumadating, eh sabi ko, tinanong ko dun sa nagbigay kung pwede lang, kung okay lang na ibili ko ng pagkain nyo. So, eto, binili ko ng pagkain ng ano, so, ayan ha, bibili ka dito, dun ka sa tabi ni, ano, ni tita. Eto si Bibe, oh, ayaw magpakita, nahihiya. Ayan, wait lang ha. Eto, may 5 kilo tayong bigas. And ito, wait ha. RG pa kaya alis ng ano, ayan. Salamat. Ayan o. Wow! Meron tayong kape. Kasi instead na bumili ako ng sukal, ng kape at ng ano, gata, so ito na lang para hindi na kayo mamroblema kung anong ilalagay nyo dyan. Sinamahan ko nito sabong mabango. And biskuit para sa mga bata kasi ko konti lang ang pera. Ito noodles. And since wala naman kayong ref, ayan, nilagyan ko ng 3 sardinas. Oh, ayan, yan lahat na yan ay kulang ng 500. Tapos binilhan ko pa si Bibi kasi napansin ko yung katin niya nangangate. So binilhan ko nito, itong cream, BL cream. Mm. Bibe, galalagay mo yan tuwing umaga o pagkaligo mo, tapos sa gabi bago ka matulog, lalagyan mo yung nangangati sa'yo, ha? Huwag mong pabayaan yan kasi pag yan lumala, mangangati yung buong katawan mo, ha? Anuhin mo yan? Gagamitin mo yan, ha? Ayan. So, ayan muna. Ito lang muna ang nabigay ko. Kasi ang nagbigay nito, si Weirdo Official. Weirdo Official. Vlogger din siya. Weirdo Official. Pwede kayo mag-thank you kay Weirdo Official. Nahihiya sila. Thank you daw kay Weirdo Official. Nagbigay siya ng 300 pesos para sa kay Bibe. So, yun sana, iipunin ko sana para sa dito, sa higaan nila. Eh, since kukunti naman, kukunti pa, eh, hindi, wala pa uling dumadating, so, binili ko na lang ulit nito muna, ha? Ayan. Ayan ang, ano, Weirdo, ayan ang ating na nabili para kay Bibe. Tapos, ipapakita ko lang sa inyo. Okay lang ba? Ipakita yung bahay, ha? Okay lang. Ito yung bahay nila. So, nandito kami sa, ano, hindi ako masyadong makalabas kasi umuulan. Ito yung bahay nila, ayan o.
Pwede, may ilaw ba sa loob? Sa loob. Mabubuksan. Ayan. Kasi sila ay, dating wala naman silang kuryente. So, naawa yung kapitbahay. Pinasaksak sila ng isang bumbilya. So, kaya nagkaroon sila dito ng ilaw. Pero ayan yung pinto nila, oh. Tingnan nyo yung pinto. Ayan, ayan, oh. Ayan. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na malapit na siyang magiba. Konting, baka konting uga dito ay bumagsak na. Mm. Ayan siya, oh. Ayun, may isang ilaw na maliit, isang bumbilyang maliit. Ito dito sila, oh. Pagkapasok ng bahay, eto na. Eto yung inilalatag ni Bibe. Eto yung inilalatag nila dito sa lupa. Lumang tarpaulin. Tapos lalatagan nila ng sako. Sako na pinagdugtong-dugtong. Tapos wala na. Kumot. Nilalagyan ng kumot. Yung tarpaulin, sako, tapos kumot. Ayun. Dito sila nahihiga. Pansinin nyo naman. Oh, ayan. Kasi, pasensya na lang kayo kasi medyo malabo. Dahil malabo yung ilaw dito. Oh, isa lang yung bumbilya sa taas. Eh, malabo lang. Oh, ayan. Oh. Ito yung hinihiga nila. Oh. Dito lang sa lupa. Sa lupa sila nakahiga. Itong si tita niya, may kwarto naman doon, may nakalatag na doon to kung ano yun? Floor mat. Oo, floor mat, nakalatag doon, pero dahil may asawa siya, so doon sila sa kahit paano may privacy, ano, sa kwarto. Kaya dito sila magkakapatid nakahiga. Since wala si Lola ngayon, nandun sa isang anak niya. Opo. Sa isang anak niya. Kapatid ko pong lalaki. Ayun. Doon sa isang anak niya. So, ayan. Diyan. Ay, meron pala kayong ganito? Ano lang po yan? Hiniram sa kapitbahay. O, dahil nga nagkaroon kayo ng ano. Buwan ato nagkaroon. Oo, nakisaksak kayo. So, pinahiram kayo niyan. O, buti at least may napaglilibangan kayo kahit papano. Ano. Kaya pala narinig ko minsan may tumutugtog dito. Ayan, ito yung bahay nila. Ito naman yung isang kwarto dapat. Kaya lang, maliit lang naman tong bahay nila. Yung sa halip na kwarto nila, yung gamit nila, ipinasok doon. Ipinasok yung mga ibang gamit na nakatambak para lang maluwag dito. Kasi pag dito, nakakalat lahat. Wala nang space. Oo nga naman. So, dito na sila nagtsatsagang. Ito pala, may banig. Ito, nilalatag din dyan. Ito. May banig naman pala. Pero kahit na napakanipis pa rin and delikado pa rin talaga. O, lupang lupa yan, ha. And ito yung bahay nila. Pasensya na, ha. Mag-ano ko, ha. Ito yung bahay nila, o. Tingnan nyo yung kusina. Ayan. Pinagtagpi-tagpi lang ng mga lumang. Ang tawag dito nyan ay kustado. Yung pinagtabasa ng nilagaring katawan ng nyug. Nyug yun, o. Tapos, kawayan na luma. Ayan, o. Ang mga poste, mga kawayan. Ayan. At saka tagpi-tagping yero. Ayan. Ganyan ang kanilang bahay. Na okay naman ang bubong, walang tumutulo dito po, natulo ito pa dyan sa kusina. Ito kasi, oh, pansin nyo, oh, kita langit. Kita ang langit, oh, butas, so hindi maiwasan na may tutulo talaga. At ayun yung kalan nila, oh. Ang importante lang yung kalan, hindi tumutulo doon sa parte doon. Sa may gilid. Tapos ayun ang dingding nila ay ano bang tawag diyan? Trapal. Ayan. Kasi sirang-sira na din yung kawayan diyan, so nilagyan nila ng trapal. Ayan, oh. Yung kalan nila ng kahoy. Ayan, ganito yung bahay nila. So ang ano ko dito, ang concern ko dito, pag ito bumigay o konting bumagyo, palagay ko ito ay babagsak na. Kasi mga poste, mga kawayan. Kawayan na luma, nakapagilid na nga.
Wala na. So, ang ano dito, kung mas maganda sana kahit na hindi ganitong mas malaki, kahit hanggang dito lang eh, no, kahit maliit lang, ano, ang importante maiayos lang sana, ano, ayan, no. Panin. Oo, mas delikado ito pag humangin kasi ayan ang pinto nila. At saka minsan natutulog dito yung magkapatid, eto lang ang pinto, oh. Na walang lock, ano, walang lock to, no. O tali, tali ang lock. Hindi naman lock to, hindi naman masasabing lock to eh. Tali, eh madali lang naman to tanggalin. Oh, at saka kahit ilock mo to, wala din. Kasi konting ganunin yung dinding mo tatanggal. Oh, ayan. Ayan, dito nakatira. Kung natatandaan niyo si Bibe yung naayos ko yung birth certificate sana niya, yung 9 years old. Oh, 10 na siya, ano? 10 na. Oo, sabi nga, June 22 ang birthday pala. June 22, 11 eh. Oo. 2012 siya. Ayun. Oh, so, siya ay nag 10 years old na. Isipin mo yun, 10 years old na. Nasabi sa inyo ng tatay. Pero hanggang ngayon, wala pa kayong ano, balita sa nanay. Hindi na po kasi namin nakupunta. Hindi na. Yun ang problema natin. Paano natin ipaparehistro yan? Wala tayong birth certificate. Oo. Oo nga, yung birth certificate ng nanay. Kasi ang sabi sa akin ng registrar, ipaparehistro pwede, pero sa pangalan ng nanay nakasunod kasi hindi sila kasal. Ayun ang problema natin. Kaya sa ngayon, ang kailangan natin ay makontak yung nanay. Ano? Pero sana magkaroon ng way para malaman kung nasaan yung nanay. Ano? Baka iba na kasi yung number niya. Mm-mm. Baka iba na yung number. Nasaan si Bibe? Bibe, alika dito. Ito po si Bibe, oh. Ayan. Si Bibe po, ito. Yan yung kasama ko sa video dati na kumain kami sa kubo. Ito. Sa, nagmukbang kami ng, ano bang ulam ah? Tuyo. Tuyo, at saan ka? Gulay na sitaw. Gulay na sitaw. Oh, dami namin nakain. Isang kaldero, naubos namin. Ayan, si Bibe ang batang walang pangalan. Hanggang ngayon, hindi ko pa siya mabigyan ng pangalan. Binilang ko siya ng papel at lapis. Ayan, nagagamit niya. Pag pumupunta siya sa amin, tinuturoan ko magsulat. Sumulat ng letters. Pero pangalan, wala pa. Wala pang pangalan. So, ayan, o. Ngayon, eto, pinakita ko lang sa inyo kung ano yung kalagayan ni Bibi dito. Yung lupa na to pala, hindi yun sa, hindi ito sa inyo. Nagrerenta kayo ng lupa, pero kayo ang gagawa ng bahay. Ah, okay. So, anong magkano ang bayad niyo sa lupa? 400. Magiging daw kung 500 din. Gagawin ng dating 400, gagawing 500 na. Okay. Ay di, at least meron, ang importante, hindi baling, kaya nga lang, ayun. Sino bang may trabaho dito sa inyo? Yung asawa mo lang ang may trabaho, tapos ilan kayo dito nakatira? Uwi na daw ko si mama ngayon, hanggang katapos na lang ko doon sa kapatid ko. Eh. So si mama mo dito na ulit, tapos tong tatlong bata, tapos dalawang anak mo nandito. Yung isa po kasi nasa tatay. Oo. So, dalawang anak niya, tapos tatlong magkakapatid sila Bibe, tapos isang lola, yung si lola. Tapos kayo mag-asawa, dito nakatira. Tapos asawa mo lang may trabaho. Anong trabaho na asawa mo? Sa ano po, yung sa pabrika po. Ah, nagpapabrika. Pero kahit na. Hindi. Masahin niya po. 390 lang po kasi sahod. Magkano? 390. 390 isang araw. Tapos may pamasahe siya and ano, pagkain. Araw-araw. Oo, ako ang liit din ng pamasahe, no? Mm-mm. Meron nung mag-drive ang asawa mo ng four wheels. May lisensya siya. Ay, wala pa. Wala pa.
Hindi, kaya ako tinatanong, malay mo, baka may makapanood na nangangailangan na mas maayos ang trabaho at mas maayos ang sweldo para makasuporta. Ano, pero, ayun, kaya medyo hirap sila kasi yun lang, isa lang ang kumikita. Tapos, ano, nung wala ka nga dito, nababalitaan ko si Bibi nagtatabas kung saan-saan para lang kumita ng kaunti, na, which is hindi tama. Sinasabihan ko nga yung iba na, uy, alam nyo ba, child labor yan, labor. Kasi bata yan, hindi dapat pinagtatrabaho. Kahit doon nga sa amin eh, nakikiusap yung mga yan, pag-iigib ko po kayo. Pag-iigib po namin kayo. Minsan pinagbibigyan namin kasi parang naglalaro lang naman sila. Pero madalas ako, nagtitiis na ako ang mag-igib kasi nagkaroon na ng poso doon. Kasi naawa ko sa mga bata, sabi ko nga pwede namang bigyan kahit papano ng pambili ng tinapay, wag na lang magtrabaho. So, ayan o. Oh. Ay, si Bebe, laging hiyang-hiya yan sa camera. Laging hiyang-hiyang humarap. Ayan. So, ayan, ito lang ang kanilang bahay. Pinakita ko lang sa inyo and sana may mabuting kalooban na makatulong. Ano, may makatulong para man lang kahit papano. Dahil hindi naman kayo inyong lupa talaga to, hindi pwedeng ipaayos talaga ang bahay. So, ang importante lang, may mas komportableng mahigaan yung mga bata dito. Sabi ko nga kahit mapatag lang ito eh, na masimento at malagyan ng mattress para hindi ano. O kaya naman, kung maaayos yon, ilalabas yung, kung maayos ito, ilalabas yung mga gamit para yung kwarto, doon na sila. Tapos, yun nga lang, wala ding higaan. Ano po, yung katulad din po yun nga, edi, alam mo sa totoo lang, delikado din yung higaan nyo, kasi lupa din yan, di ba? Pinaganda lang itsura, oh, pwedeng masilip dito lang. Maganda lang tingnan, kasi may kulay, pero floor mat lang yan. So, tapos ang dingding ay gibana din, oh. Ayan, oh, ganyan ang dingding nila, so. Ayan, floor mat lang yon, kaya mukhang magandang tingnan, pero lupa pa rin yan. So, ang delikado kasi yan sa baga, kasi sobrang malamig ang ano. Oh, yun. Kasi, lalo ngayon, tag-ulan, sumisingaw ang lupa. Yung singaw na yon ang delikado, kaya sana may makakita nito na makatulong sa atin kahit pa paano. Sana, yun man lang, na ipatayo na hindi ganitong magigibana tapos may lagay lang ng maayos ang mga bata ng higaan. Ano? Okay. Sige. Ay, salamat. Salamat ha. Ako hindi ako makahinga kasi nakikita ko yung itsura ninyo. Nahawa ako sa... Sabi ko, Diyos ko, ang sarap-sarap ng hitulog natin. Nakahiga tayo sa kama, nakahiga sa ano, tama ang ating tulugan, pero... may mga ganito na may mga ganito na hindi nakakatulog ng maayos, pero kahit paano masaya pa rin sila, pero sana yung may mga labis-labis dyan na kahit paano eh hindi naghihirap at medyo nakakaluwag-luwag, sana mayroong makatulong. Sana try natin na sana may makatulong kay Bibi para mapaalwan-alwan natin ang kanilang kalagayan. At sana meron ding maging solusyon para magkaroon na ito ng birth certificate para makapag-aral siya. Kasi 10 years old na, wala pa talaga kahit na ano, wala pa siyang, hindi pa siya nakakatuntong sa school kahit na ano. So, yun lang sana, pangarap ko lang sana yun, ha. And, ay, Diyos ko. Okay, kita-kita tayo mamaya kasi uuwi ako. Medyo huminto na ang ulan. Uuwi ako. Doon na lang ako sa bahay mag-out. So, ano? Bye-bye. Mamaya na lang ulit. Ayun, no? Uy, salamat. Thank you, Lord. Makagawa na naman tayo ng mabuti ngayong araw. Salamat. Thank you. Salamat, Word Official. Salamat sa tulong kay Bibi. Ayan. Hindi ko na kayo sinama sa pagpapareseta ng gamit ni Kuya kasi pagdating ko doon, pagpasok ko sa gate ng clinic, paalis na si Doc. So,
So pandalas ako, hindi na ako nakapag-video. Pandalas ako, nagpa-reseta agad ako, andun na siya sa labas. Doon na ako niresetahan sa labas. So hindi na hindi ko na kayo naisama. Kaya tapos ayun nga sa pagbabayad ko ng tubig. Nakalimutan ko pa na wala sa loob ko, na wala nga pala akong dalang face mask sa pagmamadali. Hello! Ayun ang aking apo sa kapitbahay. Nangangapitbahay. Ayun. At ayun o. So, yun na lang ang aking ipinakita sa inyo. Sana sana yung yun si Bibe. Yun ang panalangin ko. And sana may makakita. May mabubuting kalooban na gamitin ng Panginoon para si Bibi ay magkaroon naman ng medyo maginaginhawang pamumuhay, kahit na hindi na yung makaangat. Wag lang yung ganun na sobrang nakakaawa naman, kasi talaga dahil ang dami nating nakahiga tayo sa mas malambot na higaan, nakatira tayo sa bahay na maayos. May kumakain tayo ng 3 beses ang araw. Pero may mga ganun palang tao na halos kakaawa nga. Hindi ko pinakita sa inyo, pero pagkaalis ko, tumalikod pa lang ako, kakatalikod ko pa lang. Nag-aagawan na yung magkakapatid, yung magpipinsan. Nakakaawa nga kasi 3 sardinas lang ang nabili ko. Eh, 6 sila. O, 5. Dahil wala yung isang bata. 5 sila. Sabi nung isa, eto ulam ko to. Eh, sapi tayo dyan kasi hindi tumaanghang. Ako, Diyos ko, kawawa. 3 sardinas ang nabili ko. Tapos, tuntuwa kasi may biskwit. Sabi ko, kawawa. Samantalang dito, kahit papano, nakakain kami ng iba. Ng kung ano yung minsan ng gustuhan ng apo ko, kahit papano nabibili. Kaya, awang-awa talaga ako sa kanila. Lalo na kay Bibi, kasi wala pa nga siyang rehistro. So, ako pinanawagan, nananalangin ako na sana may mabubuting kalooban na makatulong para mapaginhawa ng konti ang lalo na yung tulugan ni Bibi. Sana po, sana. And salamat po agad ng marami kung sino man po yung makakakita ng video na to at makakatulong kay Bibi. Pasensya na po, hulas na hulas ako kasi kanina ay umulan ng malakas, pagkatapos ngayon, ayan o, mainit naman ngayon, kaya ayan o, nalinsangan. Okay, so hanggang dito na lang po. And bago po pala ang lahat, salamat ulit kay Weirdo Official, ha, pakisuportahan nyo po ang channel Weirdo Official. Yun po, hindi pa po siya monetized, pero tumutulong na po siya talaga, katulad din po ng ibang Team Eng-Eng. Ang ibang Team Eng-Eng po, tumutulong din po yan. Marami na rin po silang naipadala, may mga naipadala na rin po sila sa akin para makatulong dati. Ilan na po ang natulungan namin. Kami talaga, bangtawa ko sa Team Eng-Eng, talaga po sila ay tumutulong kahit na hindi pa monetize sila karamihan. Tumutulong po kahit papano, kahit hindi po malakihan, basta po nagpapadala ng tulong. Kaya lahat po ng Team Eng-Eng, pakitulungan po ninyo ang YouTube channel para po naman kung sakali ma-monetize, mas marami pa po silang matutulungan. Ayun po, ha. And salamat po. Hindi ako mag-shoutout ng isa-isa kasi minsan nawawala. Ay, yun na lang pala. Ang aking batch 83 sa CABSU, sa CBSU, sa dating DISAC. Batch 83. Kasama ko po doon si Crispy Fata, si Helen Ordonez, and si Emily Trutono, yung laging nasa live ko. Salamat sa inyo, ha. And salamat sa ibang mga kabatch ko. Thank you sa inyo. Okay, bye-bye na po. Bye-bye. Salamat po ng marami. Hulas na hulas ako. God bless po. God bless. And bye-bye po. Thank you. Bye-bye.